Pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong araw-araw na pagpapala. Sa oras po na ito, tayo po itatanggap ng mensahe mula sa Panginoon na magbibigay muli sa atin ng kalakasan at pag-asa sa bawat araw. Sige po, samahan niyo po ako sa mensahe ng Panginoon sa Mangangaral o Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Sabi po sa Amplified Version, "Two are better than one because they have a more satisfying return for their labor." Verse 10, "For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls and does not have another to lift him up." Verse 11, "Again, if two lie down together, then they keep warm, but how can one be warm alone?" Verse 12, "And though one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly broken." Sabi po sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog, ang Mangangaral, chapter 4, verse 9 to 12. "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa-isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila." Verse 10, "Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal." Verse 11, "Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya?" Verse 12, "Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa." Amen. Amen po. "Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot." Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon, ang kahalagahan po ng pagkakaroon natin po ng companion, no, ng kasama na patuloy po tayong lumago, patuloy po tayong magpatuloy sa Panginoon, no. The title of this topic is Soaring Together. Amen. May kasama po tayo. Importante po na tayo po ay nabubuhay, no, sa araw-araw po natin, na meron po tayong kasama na bukod po sa banal na spirito na kasama po natin saan man tayo pumaroon. Importante po na meron din po tayong mga tao around us who encourages us, who prays for us, no? Mga tao po na kukumusta sa atin at kakamustahin din po natin, no? Mga tao na mag-encourage sa atin, magli-lift up sa atin every time na tayo po ay pinanghihinaan ng loob, no? I want to share with you ang kapangyarihan po, the power of partnership, no? Sinabi po sa ating binasang passage kanina sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12, that two are better than one because they have a good return for their labor. Mas maraming naghagawa, mas marami pong mas nagiging productive, efficient po ang gawain ng isang grupo, no, na pag may kasama ka compared sa isang tao na nag-iisa lamang. Amen po ba? No, once we surround ourselves with supportive friends and mentors, we find strength and encouragement. Nice ko pong magkwento po sa inyo, no, ng isang mabilisan lang po, a short story po. Meron pong isang agila, no? Meron pong isang agila na kilala sa pagiging malakas, matapang, no, sa isang magandang kagubatan, no? At kahanga-hanga po ang kanyang paglipad, no? Kaya niyang lumipad ng napakataas sa kalangitan. Umaabot siya sa napakataas na tuktok or the altitude, no? Highest altitude ng sky. At araw-araw po siyang lumilipad at dumadaos-dos ng madali sa hangin at tinatamasa ang kalayaan ng kalangitan. Isang araw po, ang agila na ito ay habang nakatambay po sa isang tuktok, no, sa isang bangin, no, sa isang mataas na bangin. Meron pong isang maliit na pipit na lumapit sa kanya, tumabi po sa kanya. At ito pong pipit po na ito, na ibong pipit po, no, humahanga po doon sa agila at nangangarap na lumipad ng mataas tulad
ng makapangriyang agila. Sabi po nung pipit, sabi niya, pangarap ko ring makalipad tulad mo. Pangarap ko ding maging malaya. Sabi niya, ngunit ako ay maliit lamang akong pipit, napakaliit lamang ng aking pakpak at hindi sapat ito, hindi ito malakas. Tinignan ng agila po yung pipit at sabi niya, in-encourage niya po yung ibong pipit. Sabi niya, hindi ito tungkol sa laki ng iyong pakpak. Ito ay tungkol sa lakas ng iyong puso at sa mga kasama mo. Palibutan mo, sabi po ng agila sa pipit, palibutan mo ang iyong sarili na mga tao na magtataas sa iyo. Dahil po dito, in-encourage po, pinalakas po ng agila ang loob ng ibong pipit at nagpasa ang ibong pipit na subukang lumipad ng mas mataas. Ngunit agad naman siyang napagod at nagsimulang bumabaw. Nagsimula po siya unti-unting bumagsak. No? Nakita po ito ng agila at agad naman pong lumipad, sumaklolo po ang agila upang saluhin ang ibong pipit bago ito bumagsak. Sabi po nung agila, sabi niya doon sa ibong pipit, huwag kang panghinaan ng loob. No? Hindi mo kayang lumipad ng mataas mag-isa. Sumama ka sa akin at sa iba pang mga agila at sama-sama nating aabutin ang kalangitan. Dahil po dito, sa gabay po ng agila, no, ng dakilang agila, ng malakas na agila, at kasama ang iba pang mga agila, lumipad po, nagsimulang lumipad ng mas mataas ang ibong pipit at natutunan niyang gamitin ang hangin at natagpuan ang lakas na hindi niya alam na meron pala siya. Hindi po nagtagal, ang ibong pipit ay lumilipad na kasama ng mga agila at tinatamasa ang kalayaan ng kalangitan. Mga kapatid, no, maaring minsan po mararanasan natin sa buhay natin tulad ng isang ibong pipit. Pakiramdam natin hindi natin kayang lumipad ng mataas. Pakiramdam natin hindi natin po kayang maabot yung ating mga pangarap, no, yung magandang buhay. Pakiramdam natin napaka-imposible na maranasan natin yung mga bagay na nakikita lang natin o no, pinapangarap lang natin. Pero alam niyo po, tulad ng isang agila, nais po ng Panginoon encourage tayo. No? Nais po ng Panginoon, sa oras po na ito na napapakinggan mo ang mensahe na ito, nais ng Panginoon, palakasin ang iyong loob at malaman mo na walang imposible sa Kanya. The Lord is able to bring you to a greater heights. Nais po ng Panginoon, dalhin tayo sa mas mataas, mas matayog na ating mga pangarap. Amen? At wala pong imposible sa Kanya. Lahat po ng ito ay magiging posible, una't higit sa lahat, kung kasama po natin ang ating Panginoon. Wala pong imposible kung kasama po natin ang ating Panginoon. At higit po diyan, ay importante rin po that we surround ourselves with people who will encourage us, people who are with the same vision and values that we are. No? Importante po, naalala ko lang po nung nakaraang buwan po, this past few weeks po, nagkaroon po ng Congress, no, ang ating mga makabataan. At isa po sa mga tumatak na mensahe po ng ating Bishop Vicky, isa po sa nag-strike sa akin, yung sinabi niya na ang mga agila ay lumilipad lamang kasama ang mga kapo nila agila. Eagles soar with eagles. Ibig sabihin po, kung agila ka at tinawag ka ng Diyos upang lumipad ng mataas, hindi ka pala dapat sumasama sa mga ibon na mabababa ang lipad. Ibig sabihin, huwag kang sasama. Do not surround yourself with people na imbis na itataas ka, ay ibababa, hihilain ka pababa. Imbis na ilapit ka sa Panginoon, ay ilalayo ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Especially po sa mga kabataan, I'm talking to all our, sa mga kapwa ko po, to my fellow youth. No? Importante malaman mo sa buhay mo na even at your young age, dapat maunawaan mo na ang buhay mo ay dapat sa Panginoon. You can encourage yung company, yung friendship, no, yung barkadahan sa mga kaibigan mo sa labas, no, sa mga kaibigan mo sa trabaho, kaibigan mo sa school, pero walang makahihigit, no, sa pamilya o sa samahan na maglalapit sa iyo papunta sa Panginoon.
Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo the power of accountability. Kanina po, the power of partnership. Yung kahalaga na tayo po ay maging parte po ng samahan ng pamilya, no? The circle, you surrounded set with people who share the same vision and values that you have. Pangalawa po, yung the power of accountability. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 1 to 2, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Ito po, gusto ko pong i-emphasize itong part na ito. Sabi ito, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen. Alam niyo po, ako po personally, bilang isang kabataan, no? Naunawaan ko yung kaibahan ng samahan ng mga kaibigan ko sa loob ng church at sa mga kaibigan ko sa labas. Ibig sabihin yung mga unbelievers or non-believers kong friends sa labas. Nakita ko po yung kaibahan. No? Yung mga kaibigan natin sa loob ng church, yung ating care group, yung ating care leader, yung ating pastor, they pray for us. No? Pag tayo ay nagkakamali, no, pag tayo nakitaan nila ng mga bagay na teka parang mali yan, brother, they help us, they lift us up, no, they encourage us, no, they correct us. Maaring minsan masakit yung rebuke, pero alam niyo po ang kagandahan nito, na itatama at naayos ang buhay natin. Amen po ba? We carry each other's burden, yung problema ng isa, problema mo rin. Bakit? No, we pray for one another, nagtutulungan po tayo. Hindi pwede yung kanya-kanya, problema mo yan, may problema din ako. Problema mo yan, problemahin mo yung sarili mong problema. Hindi po, kapag tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay bumibit-bit ng pasanin ng bawat isa. Amen. Kung kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito, if this is your first time to hear this, importante po that you become part of a care group. Importante na, no? kung wala pa ka pang care group, pumunta ka sa church mo, approach mo yung siguro yung mga tao nag-invite sa iyo o yung mga leader sa church, you need to be to belong to a care group. Importante that you have a mentor or a care leader, o kung ikaw ay leader na, humahanap ka ng mga tao na i-mentor mo. Mentor someone. Amen. And practice accountability. Sa oras po na ito, nais ko pong i-encourage ang bawat sa po sa atin, no? Na sa buhay natin bilang mga Kristiyano, importante po na tayo po ay nagpapalakasan. Especially po, that in this season, no, marami po sa atin, no, may mga bagay na hindi mo alam, yung kapatid mo pala sa Panginoon ay may matinding pinagdadaanan sa buhay. Minsan may kita natin yung mga kapatid natin sa church, nakangiti, masaya, pero hindi natin alam deep inside meron palang pinagdadaanan. No? Deep inside, meron palang matinding struggle sa buhay. That's why it's very important po na kumusta po natin ang bawat isa. We check one another and we express God's love, God's care to one another. So oras po nito, tayo po ay mananalangin. At sa panalangin po nito, nais ko po na ang banal na Espiritu ay siyang patuloy na kumilos upang yakapin po tayo, to comfort us, to encourage us, and to give us strength upang hindi lamang po tayo mapalakas, kundi maging kalakasan din po tayo sa ating mga kapwa, mananampalataya sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. As you close your eyes, I pray na patuloy na dumadaloy ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo sa mga oras na ito. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang kumikilos at nagbibigay ng bagong buhay, pag-asa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa kalakasan na nagmumula sa iyo, banal na Espiritu. We thank you for pouring out your strength, Lord. Sinabi po sa iyong salita sa Isaiah chapter 40 that, Lord, even the young people, even the youth grow weary and tired. Kahit ang mga kabataan, napapagod, nahihirapan, nawawalan ng lakas. Pero sinabi mo rin sa inyong salita, sino mang nananampalataya, those who hope upon the Lord will renew their strength. Lord, dalangin ko, sino man mga anak mo na nakikinig ng mensaheng ito sa mga oras na ito,
ay makakaranas ng matinding kalakasan. Revival, Lord. In Jesus' name. Lord, some of us physically tired, I pray, Lord, for healing. I pray, Lord, for revival. I pray, Lord, for strength, Lord. Some of us here, Lord, nakikinig sa mga oras na ito, pagod na emotionally. I pray, Lord God, for hope. I pray, Lord God, for peace. I speak, Lord, sa iyong, Lord, na dumaloy ang kapayapaan. Lord, even joy sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Some of our families, Lord, sa oras na ito, na nakikinig ng iyong salita, ay nagdadalamhati, Lord, nagmo-mourn pa, Panginoon, sa, for the loss of their loved ones. Lord, I pray, Lord, for your comfort, Lord, in the name of Jesus. And some of us, Lord, nalalamig na sa pananampalataya, sa kanilang sa kanilang spiritual na buhay, Lord. I speak, Lord, revival, restoration, Lord, upon their lives. In Jesus' name, Lord, I pray, Lord, that the fire of the Holy Spirit ang patuloy na mag-alab upang, Lord, hindi lamang kami mapalakas mo sa araw-araw, kundi gamitin mo rin kami maging kalakasan sa aming mga kapwa mananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. You will encourage us that we may be an encourager to other people. Bless us, O Lord, that we may be a blessing to others. In Jesus' name, Amen. God bless us all po. Tayo po ay palakasin ng Panginoon sa araw na ito.